The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the woman, is the womb that carried you, and the breast at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters. A vision of Prophet Joel about the coming of the day of the Lord was described in our first reading. Nagkaroon si Propeta Joel ng isang pangitain. Nakakita siya ng isang pangitain tungkol sa araw ng Panginoon. According to the vision, it is like a valley of Jehoshaphat from where God will sit in judgment upon all the neighboring nations. Mauupo daw ang Panginoon sa isang kapatagan at hahatulan niya ang lahat ng bansa. This is how the day of the Lord will look like, a judgment where God will sit and judge all the nations. Dagdag pa ng pangitain, I'll use the Tagalog translation, no? Mas, so we could appreciate it. Sabi sa pangitain, on that judgment day or on the day of the Lord, liligisin ang lahat na parang ubas, sa pisaan, hanggang sa umagos ang katas. Ganyan daw magiging o mangyayari sa katapusan. Parang mga ubas sa pisaan, pipigain ang katas. Ang lahat, paghihiwalayin parang ubas. Hiwalay ang katas sa laman at balat. Para din daw, sabi, parang isang trigo, no, na gagapasin ang lahat ng bansa. Gagapasin yung uhay kung saan hihiwalayin yung balat ng trigo sa bunga. Ang balat, itatapon. At ang bunga, itatabi. This is how the day of the Lord or the judgment will happen. There will be a segregation. There will be a separation. It might be scary to think about such segregation or separation that will happen, for we do not know what will happen to those who will be separated or segregated. No? Parang nakakatakot, no? Meron palang paghihiwalay na mangyayari. But instead of being scared, allow it to be a motivation to ourselves on what path we want to take. Sa halip na matakot tayo na merong paghihiwalay na mangyayari sa katapusan ng buhay, maging motivation ito, maging motivasyon natin ito para malaman kung saan natin gustong mapunta. Sa halip na matakot, maging isang kamulatan, sana ito, yung pangitain ni Propeta Joel na may kapasidad tayong mamili kung saan natin gustong mapunta. Saan niyo po ba gustong mapunta? Kayo po ba yung bunga? O kayo yung balat na ihihiwalay? Tayo ba yung katas ng ubas?
o tayo yung balat o laman na ihihiwalay. Sa huli, isa lang ang sinasabi ng pangitain, mayroong paghuhukom at mayroong paghihiwalay. We have the choice whether we want to go with different path. Are we going to this path or this path? No? Wala naman pong sinabi. Don't worry. No? Walang sinabi. Wala pang sinasabing langit o impyerno. Wala pa. That is why in our gospel today, yan, Jesus is teaching us the right path. And that is the path of blessedness. If in the first reading, walang tinutukoy kung saan lugar natin mapunta o dapat mapunta, in our gospel, Jesus is teaching us the right path or the path of the blessed, kung saan nandoon ang mga pinagpala. And according to Jesus, He said, blessed are those who hear the word of God and observe it. Mapapalad o higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. This is the only way to be part of the blessed, to hear the word of God and observe it. And there is no other way if we want to be blessed, but to obey and listen to the word of God. And when it comes to obeying and listening to the word of God, there's no other great example but our blessed mother, ang ating mahal na ina. Kaya nga siya sinabing o tinawag na bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Not because she is the mother of Jesus, the mother of God, but because he listened and obeyed to the word of God. Pinagpala si Maria kasi nakinig at tumupad siya sa mga salita ng Diyos. Sadya naman po talaga ang tao pinagpapala kung marunong sumunod sa Diyos. Dahil sa Diyos lang manggagaling ang lahat ng pagpapala. Kaya naman, siya lang din ang dapat sinusundan at sinusunod. Hindi ba ganito sa buhay? Kung kanino tayo may mapapala, doon tayo sumusunod. So kung mapapala at gusto mong mapala ay pagpapala, walang ibang susundan kundi ang Diyos. Siya lang ang sanhi ng lahat ng pagpapala. My dear brothers and sisters, our readings today tell us that what will be our real end is the result of our choices. Our end is in our hands, and so we choose well if we do not want to end in hell. We have the choice. You have the choice. In the end, there will be a separation and segregation, and it's up to us if we want to end in heaven or in hell. Amen.